Hindi nga namin alam eh. Uy, si Lay! Ano ba nangyari sa Mary Peke? Oh! Nagugutom lang yung si Pedro. Para makakain ng maga, tinugtog na niya yung kampana. Para naman hindi mo kalala yung alaga mo yung brabalamas. Pwede pala si Pedro eh. Sige! Ano ba nangyari? May napanood ako mga taon pa pa rito eh. Ha? Saan? Diyan sa tumana. Ha? Pedro! Magandang araw po. Magandang araw din po naman. Ito po ba ang bayan ng Santa Quiteria? Ito nga po. Takang, ito po may kadalangan ng tao rito. May kadalangan nga po dahil maliit na naman ito. Ba, maraming ito ba rito? Yan ho ang marami dito. Gusto niyo ba? Marami rin ho kami. Babalik na lang ho. Ang sige po. Magandang babae pala dito sa Santa Quiteria. Hoy, babae! Nasaan ang mga tao rito? Marami na nasa simbahan. Marami? Bakit? Hindi mo ba natitiyak? Ano ba yung tinatanong mo? Ano yung tinatanong ko kung nasaan ang mga tao rito?
Ano ba sa palagay mo ang kaharap mo? Ang ibig ko sabihin eh, yung mga kasamahan mo dito sa baryo. Nasa simbahan sila na. Natakot sila sa inyong pagdating. Wala bang konstabularyo rito? Pulis o taon labas? Ang Santa Quiteria ay tahimik na lugar. Hindi kami nangangailangan ng pulis o konstable. At kayo lamang ang kauna-una ang mga bagong mukha na dumalaw dito. Magaling pala itong bayan to! Wagaw! Aba! Masarap ng tumari doon! Aba! Tagayan mo kagad ako! Magaling lamang. Ito yung pinagbibili at hindi pinamimigay. Huwag kang mag-aalala. Babayaran ko lahat ang tuba rito. Lahat ba ng babae rito eh, kasing ganda mo? Binibiro niya yata. Ah, hindi. Eh, ano ba ang pangalan mo? David. Ako naman ay si Magno. Oo. Galing pa kami sa bahay ng San Mateo. Sino siya? Ha! Isang katulong namin. O kayo! Ano pa inintay nyo? Uminom na kayo ng tubaron. Balbina, pagsabihan mo ang mga taong bayan dito na huwag silang matakot sa amin. At ipaabot mo sa... Muna. Ako ba inutos mo? Ha, hindi. Kung maaari sana eh, ipabot mo sa mga namumuno ng bayang ito na gusto silang makapanayam. Makakarito. Puto mo ngayon, lumayak na kaya kumating nga nga. Bakit hindi tayo mga ba? Maaari ba? Bakit kita hindi kayo? Malapit si Balbina. O, ano Balbina? Nasaan ang balita? Nasaan ang tao niya? Nasaan ang inama? Eh, hindi ba nila sinabi kung anong kailangan nila dito? Hindi nila sinabi. Ngunit ang pinasasabi ng kanilang pinuno ay huwag daw tayong matakot. At kung maaari daw, ay ibig niya makausap ang mga namumuno sa lugar nito. Naku, eh ako yun na. Aba, matawag! Baka kung anong gawin siya ng mga tao nun. Oo nga, pero kinakailangan mapilitan akong kausapin sila para malaman ko kung anong pakay nila dito sa Santa Quiteria eh. Tama si Tata Duprino. Balbina, ano ba talaga tingin ko sa mga yun? Ang tingin ko sa kanila ay mga pilisan. Naku, naloko na. Ngunit wala tayong magagawa kung tayo ay lalaban. Kaya't ang pinakamabuti natin gawin ay pakitaan na lamang natin sila na maganda. Ano kaya nararapat natin gawin? Baka pagkatapos na pakitaan natin sila ng kabutihan eh. Masama naman ay ganti nila sa atin. Ninay, nanasin ka. Pagbigay ko na. Okay. Kung sa bagay ay tama si Tata Bikini, hindi natin alam kung ano ang kanilang gagawin. Pero, delikado ka nina. Maganda ka pa naman. Kaya, kung ako ikaw, para kahit na makita ka nila at hindi ka nagagambalain, ay magbalak kayo ka malaman na isang ayos matanda. Tama si Baldina. Ah, Tata Bikini. Sasabihin ko na po sa kanila na makikipag-usap kayo. Oo, Balbina. Salamat sa'yo. Sasabihin na po ako. Ikaw na ang bahala sa kanila, ha? Apo. Buta na, umin tayo dito. Siya may gulo dumaan. Ayun na. Nasaan mo si Do? O sige, itali na ang mga kabayo. Yung mga kasama nito, ito ba na? Ano mo? Mga kabayo. Ano ka? Ah, Magno. Sinabi ko sa kanila. Ha, salamat sa'yo. Sige, iba po siya. At bantayan siya mabuti. Ano
gagawin natin ngayon? Sige, yung damit ko. O sige, kunin mo, kunin mo. Pagdating ka. Asito, magpaseka mo. Apa? Dalihin mo! Dali! Magdalihin mo na. Pumili ka na, Zara. O, pumili ka na, Ina. Huwag kung papalik ka yung gagawin natin sa buka mo. Ano na kaya tayo? Kung kakalawin ang buhok mo, ha? Baka maalis yan. Nalilipit ang buhok ko niya. Oh! Paano, Tang? Pwede na kaya ito? Ba, eh? Hindi, tinan niya. Sino ko? Pwede na kaya? Ba, oo. Hindi ka na mamumukha niya. Ito kamay ko kaya. Tama na yan, tama na yan. Pero hindi kinakalaan dyan, eh. So, kinakalaan. Nakayukot ka. Yan? Oo. Tsaka mukha mo. Medyo ikulubot ko ng konti. Okay, easy. Nakalaan po. Yan. Saka ang mata, ha? Tandaan mo, medyo malabo, ha? Okay. Yan. Yan. Oh. Oh. Paano? Ah, galal-galal. Galal-galal ang boses. Teka na. Sino ba ako dito? Ibig sabihin, ano niyo ako? Kapatid? Matanda-kapatid? Ay, hindi. Kunwari, ikaw ang nanang ko. Ah, matanda-matanda ako. Oo, matanda. Oo, ibig na. Yan. Madalang na, ha? Teka, teka lang, baston. Oo, talaga mananak itang balakang ito. Ito ko ng bitana. Oo. Medyo mataas-taas na mana, hindi ako mahirapan. Subukan mo. Oo, ayun, pwede mo. Yan. Lakad. Dahan-dahan. Kunwari, bahay ng mahina. Oo. Oo, mangyari na. Tatagutin mo! Ba? Dito, bakit? Nanasindang! Oo. Nanasindang! Ano ka, bakit? Ang pinigay. Sabi ko na sa'yo, hindi ka mamumukhaan eh. Oh, naniwala ka na sa'kin. Nakala ko na. O, bakit sino? Mga tulisan, nag-iinom ang kalabaldina. Napagdalo ko na. Baka pagdalasin yung puma dito, makita si Ninay, ah. Ha? Mabuti pa eh. Pumunta ka lang. Magpantay ka. Baka mabuti sa tindahan na dyan ka lang. Magpantay ka. Dali. Tang? Mabuti mo kaya. Imbis na maghirap-hirap pa ako ng pagbibihis at pagkilap ng matanda eh. Lipat na lang tayo sa ibang bayan. Lipat sa ibang bayan? Oo. Pwede hindi tayo maaaring malawag ng bahay. Nakita ko sa kapaligid yung matulis na yan. At ikaw, tandaan mo. Huwag kang mananaog ng bahay. Kahit pa kahit ako magdadala sa'yo. Kahit anong kailangan mo, ako bahala. Basta huwag kang mananaog ng bahay. Problema ko ngayon. Kanyang gabi. Pero ako makausap itong pinuro ng tulisan. Hindi ko malama kung ano sasabihin sa akin. Pwede mo kang pumunta. Huwag pumunta. Eh, kung sila po ba dito, makita si Ninay. Pumunta ka na. Kayo pala si Mang Dubin na tinintin sa bayan ito. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Wala kayong dapat ikatakot sa aking pangkat. Silang lahat ay sumusunod sa aking ipinag-utos. Kaya, wala kayong dapat ikabahan. Sabi naman po eh, tahimik na mamamaya. Kung pagkain, no, inumin na kailangan nyo ay nahanda kami mag-ibigay. Mabuti't napunta rin ang ating usap. Aming kailangan. Hindi pagkain ang pakay namin dito sa Santa Quiteria. Eh, ano po ang kailangan ninyo? Tata, huwag na kayo magmangmangan pa. Hindi ulol si Magno. Upang magaksaya ng panahon at pagod sa isang bayan na katulad nito. Nalalaman ko na meron kayong malaking kayamanan dito. Kung ano at kung saan, yan ay hindi ko pa alam. Pero natitiyak ko sa inyo na meron. Mabuti pa.
Para huwag na tayo mag-aksaya ng panahon at pagod, ay sabihin nyo na sa amin. Pero wala po naman kaming natatagong kayamanan dito eh. Wala? Opo, totoo po yun. Wala pong kayamanan dito sa Santa Quiteria. Huwag mo akong patawanin. Kung sa bagay, hindi naman ako nagmamatay. Pero ito ang tandaan nyo. Kung gano'n ang tagal na ititigil namin sa bayan nyo, ganyan din sa tagal ang peririsyo maabutin nyo sa amin. Huwag ka na magsalita ka! Tahan nyo ang mga taong kinikilala sa bayan ito. At sabihin nyo sa kanila, ang ating pinag-usapan. Parang! Kain mo sila sa ating mga tawan. Sige, lumakas na kayo. Tama! Kasamaan ba yun ay nakatali? Lagay ko, biyag nila yun eh. At saka mukhang sundalo pa eh. Ano naman nalaman? Eh da kasi naka-uniform eh. Kaya lang, punit-punit na. Inilay, isahan natin. Dalantunin natin ng pagkain eh. Manoko pa ba? Hindi ba kami nabili na ng tatang huwag tayo kaalis dito? Sawawa naman eh. Lagay ko, gutom na yun eh. At saka hindi naman tayo mahuli. Matutulog yung dalawang bantay. Ang kasama naman ni Magno, nasa pulong. Sige na! Doon, ha? Kapakagala mong tao. Eh, kung hindi ka ba naman layas na layas, ay hindi mo makikita yung mga yun. Ulam. Ba kayo nakita ng mga guard? Hindi ko. Natutulog ko sila. Ate Nilay. Eh. Wala Nilay.
Subuhan mo na po siya. Bakit ka naman pinalihan ng mga kasamahan mo? Hindi ko sila mga kasama. At buhay yung pensyon dalo. Sabi ko na nga ba eh. Boy, talagal mo ko. Oo. Anong ba si Saredo? Ako. Wala. Balbina, nagarito ba matandang to? Oo, Magno. Sa libis siya nakatira. Lola, bakit naman mo kayo nakiala? Hindi niyo ba nalalaman na sa ginawa niya no, maaari kayo mapahal? Nakawala ba ako sa kanya? Naawa! Sarendo, naawa ka ba sa matanda? Marunong ka ba maawa? Anong ibig mo sabihin, Magno? Alam mo, Sakang, ako'y marunong kumilala ng utang na loob. Dahil si Sarendo'y nahirapan sa paghila ng kariton, ay gagantin pala ako siya. At nang hindi naman siya maingit sa aming dalawa ni Balbina. Isang matanda, isang bata. Maganda yan. Ngayon lang ako makakita niyan. Patayin mo na ako, Magno. Sa isang babae. Matanda at dapat tingnan. Ah, ganun, ha? Dahil sa siya ay nagkasala sa akin. Nararapat lamang na parusahan ko siya. Sarang! Gawin mo ang ayaw gawin ni Sarendo. Ako? Magno? Ayoko nga! Ang tanda-tanda na! Sarang! Gawin mo! Donaro po! Ano ang gusto ni Magno eh? O sige, tayo ng dalawa. Sige! Tanda-tanda nito eh. Gusto mo na, ha? Sige! Manonood kami! Maswerte ka, Sir Henso. Dalaga pa ang matanda niya. Dalagang matanda, ha? Sekarang,
May iwan ko yun! Huli namin sila, tumatakas eh. Tumatakas, ha? Bakit? Pinagmalupitan ko na ba kayo? Ha? Sabina, talaga ba ang taga rito sila? Oo, Magno. Kung maaari mo sana, huwag niyo nang tangkain tumakas. Mabait naman si Magno. Ito ang tandaan niyo. Kapag nagtangka kayo muling tumakas, ay susunugin ko kayo ng buhay! Sige! Ibalik sila! At bantay ang mabuti! Sige! Ha! Ayos, Magno! Sayang, hindi mula kita! Malis ka si kayo eh! Tanong mo sa kanya! Oo nga, Magno! Sige! Igapos na yan! Okay, tanda! Makakaalis ka na! Boston. Ah, hindi na. Ang tungkol doon, ha? Lola, Lola! Oh, masalamin na. Silang matanda ka at pinawalan ka. Balbina, umahanga ako sa iyo sa ginawa nating pagpaparusa doon sa matanda. Hindi ba't yan ang nararapat sa ginawa ng kasalanan? Doon sa balay nga. Ah, siya nga pala. Sino yung tauhan mo na kapal? Hindi ko siya tauhan. Siya isang sundalo na binihag namin. Pero... bakit ba yan ang pag-uusapan natin? Magno, ang mga tauhan mo. Sandali na. Bakit ba para kang sabihin?
Sino ba ang hindi masasabi? Kanina nang pumunta kami rito at nakita kita, hinintay ko na ang ganitong pagkakataon. Mali. Hintay mo ako. Inay! Inay! Huh? Ah, hindi pa kayo nananawag ng bahay? Hindi ho. Hindi nga ho. Okay. Ayos ako pala. Nadinig ba yung putok? Ano nga ho ba yun? Ako eh. Yung bang ating mga kalayon. Eh, ito ata lumipat bayan. Nakuli ng mga tao ni Maglo. Sige, magsara na kayo. Sige, mag-ano, maglata ka lahat ng mga katulungan. Sige, sige. Sana niyang mabuti bitan, ha? Lorenzo, mamaya, hiluran mo ako, ha? Oo nga, sabi ko sa'yo. Nilay, sino? Ano pa ginagawa niyo dalawa dyan? Ba't kisilip ang silip? Eh kasi, inaalila nila yung sundalo, eh. Pinag-iigit nila ng tubig. Hindi inaalila? Eh kung kayong makita, baka higit pa sa nila ang gawin sa inyo. Lalo na ikaw, Nilay, hindi ka nakaayos maganda. Eh kung... Eh, kung anong gawin sa'yo? Pagsamantalaan ka. Kaganyan. Nung saan na binabalitaan ko, yun daw si Marlo, yung puno ng tulisan. Yun daw natulog sa bahay ni Balbina. Oh, eh, yan naman ang gusto ni Balbina, eh. Anong gusto ni Balbina? Baka nalilimutan mo. Lahat ng kagusto ni Marlo, hindi maalis yung buhay si Balbina. Kaya, anak. Sige na, mag-ayos na. Mag-ayos, patanda ka na, mag-ayos, patanda. Patanda, halik ka nga. Ayusan mo ito ka na po. Ayusan mo. Baka mamaya, isang man sa matulisan niya nang makakita sa iyo. Pagsamantalahan ka. Naku, eh, pag nagkataon na lahat, alin sa dalawa mangyari, makapatay ako ng tao o mapatay ako. At saka isa pa na, anong mukha ay papakirap kaya isang? Kung mapahamak ka. Hindi kayo nag-iingat, oo. Tay, hanggang kailan kaya yung mga inip? Ewan ko ba? Palagay ko eh, magtatagal yung mga hayop na yan. Hindi raw sila aalis dito hanggat hindi natatakpuan yung kayamanan ng Santa Quiteria. Dati ba naman ikaw eh, naglilihim sa akin? Bakit kita paglilihiman? Ang totoo niyan, kung talagang alam ko na may kayamanan dito,
ay ituturo ko sa inyo. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan dahil sa hindi kita pinagdamutan. Eh, wala ka ba naririnig na usap-usapan ng mga matatanda riyan? Na maaaring magbigay ba ka sa aming inaanap? Sina mo, Magno? May 5 taon na kumalat ang balita na ang kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng simboryo. Hinukay nila yun, ngunit wala naman silang nakita. Isang beses naman eh, kumalat din ang balita na ang kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng altar. Wala rin naman silang nakita, kaya sa palagay ko eh, usap-usapan na lamang yan ang mga matatanda. Hindi. Basta't matibay ang aking paniniwala. Natutuwa ang alamat na yan. Kahit talugugin ko ang buong bayan ito, hindi ako tutubod. Hanggat hindi namin nakikita ang aming inaanap. Baldina! Magandang araw po. Isang tagay nga. Kaya ang tutubod na. Tatutubod siyang tagay nito. Ano yung isa na buwala? Sarang. Bigyan mo nga ng mainom itong kaibigan natin. Gileng, nalalaman ko hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Aba, hindi yun, Ma'am Magno. Tatanungin kita, saan nakatago ang kayamanan ng Santa Quiteria? Kayamanan? Nakatago? Ah, meron nung kayamanan dito, pero hindi nakatago. Saan? Purong sanin? Ay, ang kaharap ninyo. Saan? Saan? Ayan, si Baldina, ang pinagmamalaking kayamanan namin dito. Gago pala ito eh! Silen, nalalaman namin na si Baldina ay isang kayamanan. Pero malibang si Baldina, meron pang isa. Ha? Isa? Ah, ang isang kayamanan pa dito sa Santa Quiteria ay ang tupa ni Baldina. Bayan ay may mga bantay. Alam mo yung indaang patungo sa kuweba? Oo. Oh. Oh, doon. Hihintayin ko kayo doon. Ha? Hindi tala ka na. Kamapahamba ka po. Hmm. Eh. Basta mag-ingat lang. Sige na. Sige na. Basta mag-ingat lang. Ang kalimutan na hindi nga. Santong bata ka.
bakit mo ginawa ang bagay na yun? Hindi ba nalalaman ang kahinatan ng ginawa mo? Ang tatay niya, si Ariel ay isang sundalo. Hindi niya naman naisip na maaaring siya lamang makatulong sa akin. Eh, sundalo kaya hindi pa man siya. Anong magagawa niya laban sa mga tulisan? Nag-iisa siya. Eh, lalo mo walang magagawa yun habang bihag siya. Totoo po yun. Ang mga sundalo ay madaling gumawa ng paraan. Basta't sa pamaraan ng labanan. Ay, tumigil ka nga dyan. Sobrang nervyos nang inaabot ko. O siya, tama na kayo. Pagaya niya. Nang pumaligid si Balbina kasama si Magno. Pahina po na kung nalalaman niyang may kinalama ka sa pagkakasal ng sundalo. Ato Lubino! Lubino! Ano pa siya tawag lang? Hindi ba siya ngayon nakapag natatawag ni Maldo? Eh, kasi nagbibihis pa ako eh. Ganito ba kanya? Dali mo! Oo, susunod pa ako. Kung anong gagawin natin? Pero, tayong dalawa, huwag kayong mananawag ng bahay. Kahit may tumawag, huwag kayong sasagot. Para malaman nilang walang tao dito. Ha? Kaya kasi kapag nalaman ko, kung sino man sa inyo ang tumulong sa pagtakas ni Sarento, ay papatayin ko! Ngunit hindi yan ang mahalaga sa pagpupulong na ito. Sapagkat, anumang oras mula ngayon, ay darating pa ang iba kong mga tauhan. At ito ay tanim nyo sa inyong mga isipan na hindi kami aalis sa bayang ito hanggat hindi namin nakukuha ang aming pare! Eh, ang Magno, magagawa po ninyo lahat ang inyong ibig gawin, pero paano po namin ipagdadapat ang isang bagay na hindi namin nalalaman? Lupino, ikaw ang kinikilala ng mga tao rin. Kaya tinitiyak ko sa'yo na malaki na alalaman mo. Sabihin sa'yo lahat ng lakad ko. Mataras ka magsalita. Baka nakalimutan mo na na malaki ang utang na loob mo sa akin. Utang na loob? At payagan mong pilitin ako ng mga kaibigan mo tulisan ng pagtalik sa kanilang biyahe. Oo eh. Ano mo na ikinagagalit mo ron? Magandang lalaki naman si Sarento, di ba? Balbina, huwag mong ipalis ang aking pagkababae sa'yo. Ngayon ka pa nagmaling. Naroon niya sa manak dahil sa kagagawa ng mga kaibigan mo. Mabuti na lamang at hindi ko nakakalimutan na tayo magkababata. Ano naman dadaling ito mo pagkanya? Natatangkot sa kaingin. Baka nakalimutan mo na na kausap ni Magno ang tatay. Alam ko. Dahil may usapan na kami na dadalago siya ng pagkain sa kayo. Ninay, mag-iingat ka sana. Kamahalata ka ng mga tanod ni Magno.
Ano ba? Kala ko hindi ka na pinayagan ng tatang eh. Dumiretso ka na ng lakad. Malayo ka na. Ay, salamat. Bilan mo ate. Baka nagugutom na si Sargento. Tulungan mo ko. Hirap. Oh, sige. Uy, uy, dito ka lang. Walang babanter yan. Alam mo, hindi ako agad nakaalis sa bahay eh. Kasi si Magno, tinulong lahat ang mga mama mo yan. Nasaad din ba sa lola mo na gusto ko siyang makausap? Wala ang lola ko sa bahay. Nagpunta nga siya dun sa pulong ni Magno. At ngayon, hindi nga kami nagkita kanina. Bakit nga ba gusto mo siyang makausap? Nagkasala ako sa kanya nila. Nagkasala? Ano pa kakasala? Hindi ko may papaliwanag. Yun ay kagustuhan ng pangkat ni Magno. Handa akong ituwid ang mga pangyayari. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Wala naman. O talagang walang maaaring makapagsabi sa'yo? Sige, kumain ka na. Baka hinihintay na nila ako sa bahay eh. Natatakot mo kung sakaling makatakas si Sarento, mag-iisa lang naman siya. Hindi mo ako naiintindihan, Balbina. Anong malay namin na baka tumawag ng saklolo si Sarento? At alam mo namang hindi kami maaari umalis sa bayang ito nang hindi namin dala ang aming pakay. Kung ganun pala eh, sa sandaling mapasayin niyo na ang kayamanan, iiwanan mo na ako. Hindi. Sasama kita. Sapagkat nalalaman kong ikaw lang ang nakatulong sa amin. Kaya pakiusapan mo ang iyong mga kanayon. Sabihin mo sa kanila na sabihin sa amin kung saan nakatago ang aming inaanak. Sapagkat sandaling dumating dito ang pangkat ni Sarento, ay tinitiyak ko sa iyong mapaparamay sila na. Huwag ka mag-alala, Mag. Marami pa tayong tanong.
Kung tumawag man ang Nolo si Sir Henry, ay inaakala ko, bago sila dumating dito, ay nasa atin na ang kayamanan ng Santa Fe. Sargento, ito ang pagkain padala ni Nina. Kaibigan ko siya. Huwag mo na akong nilangin. Kilala kita. Ikaw ang kasama ni Magno noong isang gabi. Ako'y nagbabalot kay Lama upang matulungan ko ang aking mga kababayan. Kung ako ba'y talagang kasama nila Magno, pupunta ba ako dito na nag-iisa lamang? Samantala, nalalaman ko nandito ka. Anong kailangan mo sa akin? Ako si Balbina. At yan ang pagkain itinadadala sa iyo ni Ninay. Alam mo, Sarento, nung maliliit pa kami ay dito kami madalas maligo ni Ninay. At kami lamang nakakaalam ng lagusan ng yunig na yun. Kaya hindi ka dapat mabahala. Anong ibig mo sabihin? Nakalimutan mo na ba na alam kong nakipagtali ka sa isang matanda? At marahil naman ay, alam mo na rin na si Ninay at ang matandang ito. Huwag natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Mahiyain ka pala, Sargento. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Ang kaligayahang dinanas ng isang tao, kailanman ay hindi dapat ikahiya. Tito, bakit ang tagal mo? Eh, ang tagal ni Tatang eh. O siya, itali mo na lang yung kabayo tapos magbantay ka rito, ha? Oo. O, sige. Ariel? 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 Hindi naramdam kong naasaso ko, ha? Kasi hindi kami agad pinayagan ng tatay ko, eh. Pero napapaniwala ko na rin siyang malaki yung may tutulong mo. Kaya siya na mismo ang kumuha ng kabayang sasakyan mo. Ay, hindi na tuloy kita napagdala ng pagkain. Nakarating naman yung pinadala mo. Anong pinadala? Yung pagkain pinadala mo kay Balbina. Si Balbina?
Na pa rito? Oo. At sinabi niya rin siya na siya ang nagmungkahi na ikaw yung magbalak kayo upang makaligtas sa pangkat ni Magno. Ninay, nung gaming tulungan mo ako sa pagtakas, naginala na ako na ikaw at matandang yun ay isa. Ay dapat mag-aksaya ng panahon. Baka umabot dito ang pangkat ni Magno. Mabuti pa'y tumakas ka na. Sige na, Ariel, iwanan mo na ako rito. Hindi kita maaaring iwan sa ganitong kalagayan. Kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Ang mahalaga ay makaabot ka sa San Antonio. Sige na, Ariel. Utang na loob. Magno, wala sila eh. Imposible wala sila rito, Magno. Anong ginagawa ng bata? Hindi kaya... Hindi maaari. Iisa ang lagusan ng kuweba. Sakang, tingnan mo sa ibaba. Bruno! Magbantagiran! Ariel, ang mga taga dito ay maghihintay sa'yo. Mag-ingat ka, Ninay. At kung may pagkakataon ka, listahin mo lugar na ito. Diyan ka!
Alam ko na ang karamihan sa inyo ay hindi pa nakakahawak ng armas. Ngunit yan ay ipagsasapalaran natin. Kung ako ay hingi ng tulong sa kampo, baka wala na tayong panahon. Maalin sa pagkakatakas ko ay nahanganib ngayon ang buhay ng inyong mga kanayon. Mabuti't masasaksihan niyo ito. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang pangyayaring ito. Ngunit, gaya ng nasabi ko na, napapatayin ko ang sino mang tumulong sa pagtakas ni Sarento. Ang mag-anak na ito, ang siya tumulong sa kanya, kaya't nararapat lamang na igawad ko sa kanila ang parusang kamatayan! Ma'am, dito yung si Sampuno. Oh no! Oh God, Dad! Sino ang mga yan? Huwag kang mag-alala. Yan ang sinasabi ko sa mga taga-rito. Rito mo kami, ah. Wala mo kayong makausap ng aming pinuno. Alam namin taga rito kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Mananatili lamang kami dito ng pansamantala. Ngunit, huwag kayong magbabalak na lumaban. Pagkat mamamatay lamang kayo. Kaya, pababayin sila.
Pinapalaan namin kayo. Huwag tayong susunod! Hello! Punta ang mga kabayo. Upo. Kapag kumilos pa kayo, ay sasabog ang buo ng babae ito.
Sabihin mo.